Welcome mga boss sa part 2 ng ating Mio Sporty na kulay pink. Yan yung ipapalit natin. 5TL na belt, LHK lining, spec B drive face, GBT clutch spring, RRGA spoly, MTRT na bola, female torque drive, slider, 1000 RPM na TWH, tas racing sana na bell. Yan mga boss, yan yung ipapalit natin sa Mio Sporty na kulay pink. Yan, yan po yung parto natin. Yan, racing na yan mga boss. Yan yung ano natin. Yan, so una yung lining yung papalitan natin. So tanggalin mo na yung stock spring. Yan, yan, Phillips screw lang mga paps pag nagtanggal kayo ng clutch spring nyo. Yan, panoorin nyo na lang mabuti yung video kung paano magtanggal ng clutch spring. Yan, pag natanggal na natin mga paps yung clutch spring, yung silap tatanggalin naman natin dyan para mahugot natin yung lining. Yan, tas yung washer. Yan, tatlong peraso yan mga boss, yung silap tsaka yung washer. Yan, para mahugot natin yung ating lining at mapalitan na natin. Yung ipapalit natin dyan mga boss ay LHK lining. Yan, maganda rin naman yan mga boss na klase ng racing na lining. Yan, so tanggalin pa natin yung isang silap, tas yung washer. Yan, tas tanggalin na natin yung stock lining niya. Yan, tanggalin na natin. Pagtanggal mga boss, silayan nyo lang pataas. Yan, para mahugot siya. Yan. Tapos isa pa. So natanggal na natin mga boss. So linisan muna natin bago natin ikabit yung ating bagong lining. Yan. Kung may brush kayo, i-brush nyo siya para matanggal yung mga alikabok. Yan. Tsaka ingatan nyo, huwag mawala yung tatlong goma dyan sa nilalagyan ng lining. Yan yung bilog. Ayan, so brush natin. Ayan, linisan natin mga boss para maganda yung ano ng ating lining. Ayan, so lalagyan natin ng grasa yung tatlong ano ng lining yung papasukan natin para maganda yung pagkalaro niya. Para madulas mga boss. Yan. Nalagyan natin yan, yan. Yung tatlong yan. Nalagyan natin ng grasa yan, yan. Para maganda yung pag-play ng lining niya. Ayan. Ayan mga boss. LHK lining yung ikakabit natin. Bili ko dyan ay 800 pesos sa motor shop. Ayan.
Yan mga boss, so kakabit na natin yan. Pasok nyo lang yung butas. Kailangan yung lagayan ng spring nasa taas para may kabit natin yung racing spring natin na 1000 RPM na GBT. Yan, yan yung gamit natin dyan mga boss. Yung GBT na 1000 RPM. Yan. So, isa na lang. Makabit na natin yung tatlo. Yan, ayos na mga boss. So, ibalik natin yung tatlong goma. Yan, yung inaanohan ng lining. Yan mga boss, huwag kalimutan yan. May ibalik. Pagtanggal nyo ng lining nyo. Yan. Pag nailagay nyo na mga boss yung tatlong lining, ibabalik na po natin yung washer tsaka yung lock nyan. Kung paano nyo po tinanggal mga boss, ganun nyo rin po siya ibabalik dyan para hindi kayo mahirapan. Yan. Mga boss, mahirap pagbalik niyan. Tutulak mo yan yung silak niya papasok para pagkapit, okay na po yan. Ganun lang po kasimple yan mga boss. Yan, pasensya na po sa video kasi hapon lang po tayo makaka-video kasi sa umaga may pasok po tayo. Kaya medyo madilim na po yung kuha ng ating video ngayon. Ayan mga boss. So, kakabit na natin yung isa pang lock ng ating lining. Ayan. So, yan yung gagamitin natin. Yung GBT na 1000 RPM na flat spring mga boss. Ayan. Sa pagkakabit naman mga boss, kailangan natin ng kahit maliit lang na screwdriver sa pagpasok ng clutch spring para may kabit natin siya. Ayan. Ayan mga boss. Yan yan lang yung pagkabit niyan. Pasok nyo yung sa kabila. Ayan yan. Tapos yung sa kabilang dulo, ipasok nyo siya sa maliit na screw. Tsaka ano nyo siya dun sa butas. Yan, ipasok nyo po siya. Yan mga boss, ganyan lang kasimple yung pagkabit ng spring natin. Yan, tingnan na lang po mabuti yung video natin para makuha nyo kung paano yung pagkabit nyan. So, siguro sa susunod gagawa natin ng video yan na maayos yung kita talaga kasi ngayon medyo madilim. Ayan. Tsaka medyo hindi kita sa video natin yung pagkabit. Ayan, pasensya na mga boss. Ayan, tatlo yan. So, isa na lang. Kakabit natin. Daddy. Ayan mga boss. Ito na lang lahat mga boss yung pagkabit niyan. Yan, so okay na. Okay na yung clutch lining natin, tsaka yung clutch spring natin. May kabit na natin. Yun. So, yung ikakabit na naman natin ay yan, so linisan muna natin mga boss yung likod. Yan, so okay na siya. So tatabi muna natin. So yung ikakabit na naman natin mga boss ay yung female torque drive.
kakabit natin yung o-ring niya. Yan, para medyo maayos yung ano, hindi ano yung grasa pag nilagyan natin yung pagkabit natin yan. Yan mga boss. Saglit lang po yan. Pasok na lang kung alin yung ano, yan yung sa loob. Yan. Yung o-ring niya. Yan. Simple lang po yan mga boss. Pasok na lang. Yan. Dalawa po yan. Isa sa harap tsaka isa sa likod. Yun. Pasensya na mga boss ha. Medyo madilim. Kasi hapon lang tayo makakapag ano ng video natin. So, kakabit natin yung isa pang uring sa likod. Ayan, mga boss, yung bili ko naman dyan sa uring. Seat na po yan, 4. Bali, 250. Sa shop ko po yan, nabili yan. Original din po yan ng Yamaha. Ayan, mga boss, so, pukpukin nyo lang. Dahan-dahan lang yung pagpukpuk para lumapat ng husto yung o-ring natin sa ating female dirt track. Yan. Yan. Tapos pag nakabit na natin yung mga boss, yung dalawang o-ring na naman sa ano, yun yung ikabit natin, yung nalambot ng o-ring. Yan yung ikabit natin sa loob ng guard drum. Ay, sa labas pala. Yan yung parang goma lang mga boss yan. Yan. Diyan natin yan ikakabit. Yan. Yan. Simple lang po yan mga boss. Pagkabit yan, pasok nila. Yan naman po kasimple yung pagkabit ng o-ring dyan. So, pasensya na talaga kasi medyo madilim at huli na nabuksan yung ilaw yan. So, okay na. Ikabit na natin parehas. So, ikabit na natin siya sa male torque drive natin. Ayan, yung male torque drive natin. Ayan, ikabit natin mga boss. Nalapan natin yung tatlong pin. Pagkabit niya mga boss, pagkalimutan ni balik yung tatlong pin sa gilid. Yan yun yung magiging lock niya. Yun. Yan, so, linisan muna natin yung melted drum niya. Yan, kahit basahan lang mga boss, okay na yan. Ayan. Ayan. Tapos yung pagkabit niya mga boss, pasok mo lang. Ayan. Tapos pag naipasok mo na mga boss, ilagay mo yung pin. Yung isang pin. Tapos paglagay mo ng isang pin, lagyan mo siya ng grasa mga boss para hindi siya malaglag. Ayan. Lagyan mo lang yung pinakabutas niya ng grasa. Ayan. Punuin mo lang yan. Ayan. Ganyan lang mga boss, kasimple. Tapos yung isa na naman. Yan, paglagay mo, lagay mo na naman ulit siya ng grasa. Para maayos din yung kanyang pag-play mamaya pag pinaandar mo siya. Yan mga boss. Grasa lang katapat niya. Tapos lagay nyo rin po ulit yung isa, yung pangatlo. Tapos lalagyan nyo rin po ulit ng grasa. Yun. Para maganda yung paglaro ng torque drive natin. Para pag nagpalit kayo mga boss ng pangilid nyo sa torque drive, kailangan po siya linisan at lagyan ng grasa
Kasi once na din nyo po siya, mga boss, nilagyan ng grasa, magkakaroon po siya ng dragging. Minsan, umiipit yung lining niya dun sa bell. Hindi na siya bumabalik, kaya mararamdaman niya yung pag-andar niya, tumatakbo pa rin siya kahit naka-minor ka na, tumatakbo pa rin siya. Tapos pag namreno ka, mamamatay po yung makina. Yun po yung mararamdaman niyo pag di niyo po siya nilagyan ng grasa, yung torque drive niya. Ayan. So kaya pag nag-backlash kayo, tsaka pag naglinis kayo, lalagyan niyo siya ng grasa, mga boss. Yan, so nalagay na natin yung takip. Tapos yung center spring natin, 1000 RPM, TWH. Bili ko pala dyan na nasa 450 yata yung presyo nyan. Yan. So pagkabit naman yan, mga boss, ng ating lining. Ayan, isakto nyo lang yung pinaka ano nya. Tapos apakan nyo lang, mga boss, pababa. Hanggang doon na lumabas yung pinaka-anuhan ng kanyang lock para maipasok po natin yung lock niya. Ayan, napakan nyo lang siya pababa. Tapos, saka natin ikabit yung lock ng torque drive natin. Yun. Ganyan lang, mga boss. Tapos yun, sa pagpahigpit na naman yan, kailangan lang natin ng flat screw, tapos martilyo, hanggang sa mailock natin siya ng maayos. Yan, so pupukin lang natin hanggang sa malak natin siya ng maayos para hindi matanggal, mga boss. Yun. Ganyan yun po yung pahigpit niyan. So, okay na. So, pwede na natin ikabit, mga boss. So, linisan muna natin yung gilid niya kasi hindi pa natin malinisin. Yan, brush-brush nyo lang ng konti, mga boss. Okay na yan. Naalis lang yung mga alikabok dyan. Yan. So, tagal na rin kasi hindi nabubuksan yan. Tsaka, hindi na sisilip. Kaya, halos lahat pinalita na. Halos lahat may tama na rin. Yung tama lang dyan, yung wala lang tama dyan ay melted drag. Yan, so salpak natin yan. Yung torque drag nya, tsaka yung lining. Tapos yung gagamitin nating bell dyan, mga boss, ay Sun na racing bell. Bili natin dyan ay 1-2. Yan yung gagamitin natin. Yung Sun. Para medyo maganda din yung hatak at takbo niyan pag hinataw niyo, mga boss. Yun. Para pag bigyan niyo ng silinyador, kakapit agad siya. Yan. Yan, mga boss. Racing Sun na bell. Yan. 1-2 lang po yan. Nabili natin. Yun. Yan. Tapos lock natin yun. Tapos kailangan nyo dyan, mga boss, ay 24mm yung lock para maigpitan nyo. Yan. Tapos kailangan nyo ng Y tool. Y tool lang, mga boss. Tapos 24mm. Yan, mahihigpitan nyo na yan. Yan. Yung white tool, mga boss, kalang nyo doon banda sa putris nya. Yun, yung sa taas. Tapos, hipitan nyo pababa yung pahigpit. Yun. Tapos, bago na rin yung belt nyan, mga boss. Yun, huwag kalimutan yung o-ring na lock dyan sa lock nut ng belt. Ayan.
So yung gagamitin natin drive base dyan ay SpeakBee 13.5, tapos yung pulley niya mga boss ay RRGS. Yung sa RRGS naman mga boss, nakadegree po siya ng 13.7. Tapos yung kagandahan lang doon, meron na siyang oil seal kaysa sa 13.5 na wala. Pero okay rin naman mga boss yung 13.5. Titesting lang natin to kung maganda yung ano ng 13.7 ng RRGS. Ayan. Ayan mga boss, yung racing pulley natin, yung RRGS. Ayan, yung RRGS, tsaka RRGS pulley, tsaka yung SpeakBee na drive pace, siguro nasa 1.6 yan mga boss lahat. O, kasi lahat-lahat ng nagastos dyan mga boss, kompleto na sa panggilid niya, siguro kulang-kulang 6,000 yung na umabot dyan lahat. Kompleto ka na, naka-racing belt ka na, lining, clutch spring, center spring, belt, bola, slider, tsaka yung female na torque drive, yung o-ring nya, yon. Ayan mga boss, yung RRGS pulley natin, yan, may o-ring sya sa, sa kabila, yan. Yan yung maganda dyan, may o-ring na siya. Yan, titesting natin mga boss, ngayon lang tayo makakagamit nyan ng 13.7 na degree ng ating pulley. Yan. Tapos yung bola natin dyan mga boss ay MTRT. Yung sasalpak natin ay 8 grams straight po yan. Yan yung ikakabit natin, yung MTRT na flyball. Yan, straight 8 grams po yan mga boss. MTRT. Yun. So, kabit na natin sa ating racing poly. Yan, simple lang naman yung pagkabit niyan mga boss ng bola. Yan. Tapos, papalitan na rin natin mga boss yung slider ng backplate natin para hindi maingay kasi maluwag na rin po yung stock niyan. Kaya, palitan na natin yan. Ayan mga boss, pag binili nyo po yan, yung slider na yan, tatak nyan, MTRT, nasa 150 lang po yan, yung tatlong peraso na yan, na plastic na. Ayan, para medyo okay yung, ano nya, para walang ingay. Isa rin yan mga boss, sa dahilan na maingay yung panggilid natin minsan. Kasi lumuluwag din po yan. Tapos pag alam nyo na, ano, check nyo na agad mga boss para konti lang yung yung damage, mapapalitan na agad natin kesa yung katagalin pa natin, halos lahat magkakaroon na ng tama. Ayan. So, salpak na natin yan. Yung pulley natin. Mga boss, tas huwag kalimutan yung washer ng pulley. Yan, isang washer lang kakabit natin. Yan, tas yan yung belt natin. 5TL po yan sa Yamaha. 500 lang po yan mga boss.
Yan, so yan, pag nilagay nyo yung belt, squeeze nyo lang yung torque drive para may angat doon. Ilagay nyo siya sa pulley, yan. Tapos yung drive base natin na speed belt. 13.5 degree niya mga boss. Yun. Inahanap natin yung lock niyan. Yung parang star mga boss. Yung gagamitin natin dyan ay yung stock na lock niya. Kasi meron yung kasama eh. Yung lock lang yung gagamitin natin para maganda yung ano. Yun. Yan, squeeze nyo lang pag hindi masyado ano, para pumasok yung drive base natin. Yan, medyo matigas lang kasi naka-center spring tayo na 1000 TWH. Yan, para makikita natin maayos yung pulley and drive base natin mga boss. Yan, kailangan din natin ulit yan mga boss yung white tool natin sa paghihigpit. Tapos 17mm na socket wrench. Yan yung kailangan natin dyan sa paghihigpit mga boss. Yan. Yung paghihigpit yan mga boss, simple lang, tapat mo lang yung dalawang ano ng white tool mo dun sa pulley niya ay sa drive base. Yan, tapos higpitan mo lang siya pababa. Sa paghigpit mga boss, dahan-dahan lang para maigpitan natin ng maayos tsaka hindi kumabyos yung white tool natin dun sa drive base. Yun. Yung water mo, ilagay mo sa mesa. Tandaan lang paghigpit pababa. Tapos pag sa tingin yung mahigpit na, okay na po yun. Yan. Yan, kumakabyos. Kumabyos yun sa baba. Hindi nakakapit yung ano, white tool natin. Yan. Pababa lang pong pahigpit niyan mga boss. Tapos yung pag niluwagan nyo, ganyan din po yan. Tapos pataas lang yung paluwag. Ayan, so mahigpit na, okay na po yan. Ayan. Tapos check nyo mga boss yung gilid niya bago nyo siya pandarin ha. Na walang may nakano, baka masira yung ano natin pag may naiwan tayong tornilyo. Kaya kahit anong ano dyan na nakaipit sa panggilid natin. Yan, so bago natin ilagay yung takip mga boss, testing natin para makita natin yung ano niya. Yun, so angat na angat yung belt natin sa torque drive. Oh. Yan mga boss. So pag okay na, yun. Saan natin ikabit yung takip niya mga boss.
pasensya na ho, medyo mabilim at gabi lang tayo makakapag gawa ng ating video sa ating YouTube channel, mga boss. Yan, so kakabit na natin yung crankcase cover natin. Yan. Tapos kabit na rin natin yung mga tornillo dyan. Yan, mga boss. Pag naikabit nyo na lahat yung tornillo, mga boss, sa crankcase cover natin, kakabit na rin natin yung sa yan, top cover ng crankcase natin. Pag nahipitan na natin lahat yung tornillo nyo. Yan, mga boss, ganun lang po kasimple, mga boss. At kung gusto nyo mag-racing-racing, yun lang po yung mga kailangan natin. Sa pulley natin, racing pulley, kahit anong brand naman yan, mga boss, okay rin naman yan. Nasa sa inyo na lang din po yan kung ano yung bibili nyo, pero yung ginamit namin dyan is RRGS na pulley, speak bin na dry face, sun na clutch bell, tas GBT na lining, LHK na lining pala, tapos GBT na clutch spring 1000 RPM, tas TWH na center spring 1000 RPM, tas nagpalit na rin tayo ng slider, MTRT, tas bola MTRT. So, belt pa pala, 5TL. Tapos yung female na torque drive. Yan. Yan lang, boss, yung mga pinalitan natin. Yung gamit natin dyan ay mga racing na. Tapos yung iba, stock. Stock yung belt. Tsaka yung torque drive. Yan lang po yung stock dyan, mga boss. Yung iba ay racing na yung gamit natin. Gumamit na tayo ng racing lining para kumapit, tas racing bill para maganda yung kapit ng lining natin. Ayan, mga boss, ito na po yung part 2 ng Mio Sporty na kulay pink natin, Kuya Utet. Okay na po, naikabit na natin lahat. Subaybayan nyo lang po, mga boss, yung ating YouTube channel, tas pa-like and subscribe na rin, mga boss, sa ating YouTube channel. At pahit na rin po ng bell icon para updated po lagi kayo sa mga video na i-upload natin. Siguro update ko na lang kayo, mga boss, kung yung sa takbo niya, yung sa performance ng pinagkakabit natin. Ayan, update ko na lang po kayo sa ano natin at ipupost natin ulit dito. Ayan, mga boss, please like and subscribe at palike na rin po, mga boss, ng bell icon natin. Ayan, so thank you for watching, mga boss. Ayan, sa mga gustong may tanong, pag message lang po kayo para ma-replyan ko rin po kayo paano po yung mga kayang may tutulong natin sa inyo, mga boss. Ayan. Ganun lang po, mga boss, ang pagpapalit mo. Yung nagastos natin lahat doon, kulang po yun 6,000, pero kompleto na po siya lahat. Tsaka branded na rin po yung mga naisasalpak natin na piyesa, kaya medyo maganda na rin po yung performance niyan. Yan, hindi ka na dyan mabibitin, mga boss, sa arangkada. Tsaka may pandulo na rin po yan. Yung kagandahan lang kasi dyan, mga boss, sa
pag nagpalit kayo ng racing na panggilid, hindi kayo mabibitin sa takbo. Tsaka mabilis nyo lang po ma-hit yung top speed niya, mga boss. Lalo na po yung 60 to 80, saglit nyo lang po yan. Mahihit pag naka-racing panggilid kayo. Tapos yung 100. Siguro kung sa ista kayo, mga 30 seconds bago nyo ma-hit yung 100. Pag naka-racing pulley naman kayo, siguro mga 15 to 20 seconds lang mahihit nyo na yung 100 na top speed, mga boss. Yan lang po yung pinagkaiba ng naka-racing ka tsaka naka-stack ka na panggilid. Kaya mas maganda na rin po yung naka-racing ka, kasi pag English na kailangan mo ng bilis, may hataw mo po siya agad tsaka saglit niya po makukuha yung top speed niya. Yan. So, thank you, mga boss. Thanks for watching.